Mga palangga, so for today's video mga palangga, papasyalan natin ngayon ang Flower Festival mga palangga sa Yanbu. Dahil ito lang naman mga palangga ay ginaganap once a year mga palangga dito sa Saudi Arabia mga palangga. At alam nyo ba mga palangga na ang Flower Festival na ito mga palangga ay nasa Guinness Book of Record mga palangga. Ito lang naman mga palangga ang isa sa pinakamalaki at pinakamalawak mga palangga na Flower Festival mga palangga sa buong mundo. Kaya naman ito ay napasali sa ating Guinness Book of Record mga palangga. Actually, dito sa Saudi Arabia mga palangga, marami dito ang mga bagay mga palangga na nakasama sa Guinness Book of Record mga palangga. Nandito ang pinaka highest flagpole in the world mga palangga at nandito din ang highest fountain in the world. At ngayon mga palangga, susuguri na natin ang Yanbu at puntahan natin mga palangga. Hindi tayo magpapahuli dito sa kanilang Flower Festival mga palangga. So mula dito mga palangga sa Jeddah papunta sa Yanbu ay mga 3 hours ang biyahe mga palangga at mga nakahigit isang oras na nga tayong bumabiyahe nito mga palangga. At ngayon ay kailangan natin tumabi mga palangga para mag-bathroom mga palangga. At napakalaking tulungan itong ating portable tent mga palangga dahil kahit saan man tayo abutin mga palangga, tawagin ang kalikasan, wala tayong problema mga palangga. Basta dala-dala natin itong ating portable tent mga palangga. At ngayon nga ay napakalakas ng hangin mga palangga kaya naman hirap na hirap itong aking asawa na buklatin ang tent mga palangga. At kapag ka ikaw ay iihi, kailangan mga palangga at least 2 tao ang hahawak dito mga palangga kabilaan dahil liliparin itong mga palangga kung walang hahawak. At ganito nga ang itsura nito sa loob mga palangga. So wala namang problema dito mga palangga dahil dito mga palangga ay buhangin mga palangga. So malinis pati mga palangga. Compare mo naman mga palangga dito sa mga ihian na nasa mga gasoline station mga palangga. Pwede ka naman mga palangga umihi kung wala kang tent sa mga gasoline station. Ang problema mga palangga, medyo hindi siya malinis mga palangga dahil nga iba't ibang tao at lahi ang gumagamit sa bathroom mga palangga. Kaya naman hindi ito na may maintain. Kaya sa amin, mas prepared namin mga palangga ang mag-CR na lang mga palangga sa disyerto dahil nga ito ay malinis mga palangga. At anyway, hindi lang Flower Festival ang aming pakay dito sa Yanbu mga palangga, kundi kasama na rin ang pagbisita namin mga palangga sa aming mga family friend dito mga palangga na nakatira sa Yanbu. At ngayon nga mga palangga ay malapit na kami sa kanilang bahay mga palangga. At ngayon nga mga palangga ay nakaparking na tayo kasama ang aming mga kaibigan mga palangga. So bali 3 sasakyan nga pala kami mga palangga ang bumiyahe dahil syempre mas masaya mga palanggang bumiyahe, mag-travel kapag kasama mo ang iyong mga kaibigan mga palangga. So dito sa bahay ng aming kaibigan mga palangga ay nagpahinga lang kami saglit at kumain dahil nag-prepare din sila ng food para sa amin mga palangga. At nakalimutan ko na nga mag-video pagpasok at pagkain mga palangga na mga ganap sa loob dahil naman na-excite na kami mga palangga sa pakikipag-usap sa kanila. Kaya include ko na lang yung picture dito mga palangga. After nga naming makakain at mapagpahinga mga palangga, makipagkwentuhan sa kanila, ngayon ay pupuntahan na natin mga palangga ang event center mga palangga kung saan ginaganap ang Flower Festival. At pagdating nga namin dito mga palangga ay napakaraming tao at meron ding mga emergency police sa labas mga palangga in case na merong mga problemang mangyari mga palangga. At dito nga mga palangga ay merong bayad. So kung nakita nyo dun sa dulo, doon kayo magbabayad mga palangga. Diyan ka kukuha ng ticket mga palangga at 10 riyals per head mga palangga ang bayad. At pagpasok mga dito mga palangga, ito agad ang makikita mo mga palangga. Ang napakaraming tao mga palangga at ang kanilang pa-welcome dito mga palangga na drop water design mga palangga na welcome to Yanbu
Flower Festival 2024 mga palangga. At yan nga ay unang pinagkakaguluhan din ng mga tao mga palangga. Diyan sila unang nagpapapicture mga palangga. At dito sa loob mga palangga, kahit saan mo ibaling ang iyong tingin mga palangga, makikita mo ang naggagandahang floral na mga bulaklak mga palangga. At alam nyo ba na ang mga flower dito mga palangga ay hindi artificial? Ito ay mga totoong flower mga palangga. Fresh talaga na halaman mga palangga ang kanilang tinanim dito. Kaya naman ma-appreciate mo talaga dito mga palangga ang effort ng mga gardener mga palangga na nagsama-sama para trabahuin at gawin ito mga palangga. At dahil nga napakalawak nito mga palangga, meron ditong umiikot na mga sasakyan at mga iba pang rides mga palangga na pwede mong sakyan kapag ka ikaw ay napagod ng mag-ikot at maglakad mga palangga. Bukod nga sa mga bulaklak mga palangga, nagagandahan din ang mga ilaw na inilagay nila dito naman mga palangga. Kaya naman talagang naging buhay na buhay itong event center nila mga palangga. At meron din silang mga paninda dito mga palangga, kagaya na lang ng honey mga palangga. So dito makikita mo ang biman mga palangga na napalibutan o nakinalupkupan ng kanyang buong mukha mga palangga ng bee mga palangga. So isa yan sa kanilang mga attraction dito mga palangga. At pwede kang bumili ng fresh at natural honey dito mga palangga. At sinimula na nga naming mag-ikot-ikot mga palangga. At dito nga mga palangga makikita mo ang iba't ibang kulay, design ng halaman mga palangga. Katulad nito mga palangga yung purple na mga halaman. Meron ding pink mga palangga at napakagandang tingnan yan mga palangga. So hindi lang siya iisang kulay ang makikita mo dito mga palangga, kundi napakaraming kulay at iba't ibang halaman. Kaya naman buhay na buhay talaga dito mga palangga yung mata mo mga palangga kahit saan mo ibaling. At alam nyo ba yung cage na yan mga palangga ay meron dyang nag-perform. Mamaya mga palangga, pag bumalik tayo, makikita natin ang performer dyan mga palangga. At habang naglalakad nga kami mga palangga, nagulat kami na bigla na lang dumilim ang aming paligid mga palangga. Yun pala, meron din silang mga pailaw effect dito mga palangga. At napakaganda nga mga palangga, yung mga bata ay talaga namang tuwang-tuwa mga palangga. Dahil nga, yung ilaw na kanilang inilagay dito mga palangga ay hindi lang iisang kulay mga palangga, kundi may iba't ibang kulay din kagaya ng green, blue, pink at iba pang mga kulay mga palangga. Nag-change siya seconds lang mga palangga at nagbabago siya, katulad nitong blue, magiging green at magiging purple mga palangga. At syempre pa, bukod sa video mga palangga, kami din ay hindi nagpahuli sa pagpapapicture dito mga palangga. At pagkatapos namin magkanya-kanyang picture mga palangga, nagpatuloy lang kami sa pag-iikot mga palangga. At dito nga sa itaas ay kitang-kita mo yung magandang view ng mga dolphin na akala mo ay nasa dagat at tumatalon. At bukod sa halaman, makikita mo rin dito ang magagandang painting katulad na lang nitong babae na may hawak na isang flower vase. At napakaganda nga ng painting na ito mga palangga. At katabi nga nitong napakagandang painting ay isang napakalaking salamin at dito nga ay nagpa-picture kaming lahat. At pagdating nga namin dito sa kabilang side, nakita namin dito ang mapa at tinignan namin kung saang part na ba kami nitong event center, kung lahat ba naikot na namin. Kasi nga napakalawak nito at meron itong mga number mga palangga. Kaya kapag ka naliligaw ka, pwede kang pumunta dito at tingnan mo lang kung nasaan ka na, dahil meron siyang correspondent na mga design at kulay ng mga bulaklak. At kapag ikaw ay naguto, meron din namang mga snack bar dito at kapihan na pwede mong pagbilhan ng pagkain. At kung gusto mo naman ng mga souvenir, ay meron din naman silang mga paninda dito na mga iba't ibang halaman at bulaklak na pwede mong bilhin, katulad na lang nito. At picture perfect naman itong kanilang red carpet na i-display dito.
At bukod dyan, meron din silang mga performer na gumaganap dito. Katulad na lang nitong nasa cage na nagva-violate. At after nga niyan ay nakasalubong naman namin itong mga dancing flower na nagpe-perform din. Tapos nga namin dito ay isunod naman naming pinuntahan ay ang kanilang robotics center. Dito mo naman makikita ang kanilang mga updated na mga gamit at kanilang mga machine. Isa sa mga makikita mo dito ay ang kanilang hologram fish. At hanggang dito lang tayo muna mga palangga. Maraming salamat sa inyong pagsama sa aming pamamasyal at sa inyong suporta. Ingat kayo mga palangga. Bye!